Early morning. Babantay sa gate. Wala pang mga estudyante. Cha, good morning. Luko, Thai teacher and Angkrit, no, English teacher and you. Tomorrow, director and Dama. Check. Check. Thai or English? Every day. All. Oh. Day. English and Thai. Huh? Check English and Thai. Teacher, teeth. All. Teacher. Anuban to Pratum. Anuban to. Yeah, tomorrow. But on Wednesday, sports day, right? Sports day. Sports day, Wednesday, Thursday, Friday. Sport, no? Saturday, director, go, Chiang Mai. Oh, Saturday. Chiang Mai. With the student. Sports again. Meeting. Meeting, director. Director, go to Saturday. Wichangan. Oh, plant a tree and flower. Three days. Saturday, Sunday, Monday. Oh, 1 week. Director again, no. Tomorrow, director. Today and tomorrow, I think. Nah. Teacher, director, come here. Today. Go ahead. Come here. Today. What? Tomorrow, look and check. Check okay or not okay. Again. Yes. Wednesday, Thursday, Friday, sports day. Saturday, go to Chiang Rai. 1 week again. No director. Yes, but the teacher happy. No director. I know. So yun na nga ang aga-aga nagchichismisa ng mga teacher. Bahala na kung nagkakaintindihan o hindi. Basta yun. Pag dito ka talaga, hindi ka pwede mag-English ng tamang grammar. Kailangan ikaw yung mag-adjust. Yung mag-i-English ka, yung maintindihan nila. Kahit isa-isa lang, hindi mo na kailangan gawing sentence. Basta mag-action ka, tapos mag-barok English ka. So, normal lang yun dito. Kaya minsan, nasasabihan na rin kami na marunong ka bang mag-English o hindi. Kaso minsan, ang nagdi-discriminate sa kapwa kapwa Pilipino din. Kasi minsan may mga Pilipino din dito na teacher. Although talaga naman tama yung mga English nila, nasa tamang grammar, ganun. Tapos yung iba, tulad ko na nag-a-adjust talaga ako sa mga Thai teacher para magkaintindihan kami. So, parang napapasama yung 'di ba, yung nag-a-adjust. Pero okay lang 'yun kasi kapag Pilipino mo lang naman din ang nagaano sa iyo. Maninira ganun. Hindi maiwasan 'yun pag nasa abroad ka. May mga kapwa mo Pilipino din ang naninira sa iyo.
So, minsan kapwa Pilipino din ang hindi nakakaintindi sa iyo. So, kailangan habaan mo ng pasensya, hindi lang sa mga taga rito. Higit mong habaan ng pasensya mo sa kapwa mo Pilipino. Para happy-happy lang. Wala kang kaaway, wala kang ano, 'di ba? 'Yon. Ay, habang pasensya, Diyos ko, tagal ko na nagpapasensya. Ito talaga buhay. Pag hindi ka nagpasensya, ay marami kang kalaban. Kaya dapat pasensyahan mo na lang. Sabi nga nila, yung nagpapasensya, yun na lang mas malawak ang pag-unawa. Diba? Kawawa ka man sa tingin ng iba, pero ayos lang. Ang mahalaga eh. Ganyan na nga.